Kaibigan, ano yung mga bad habits na nakakasira sa utak natin, okay? Dapat alagaan ang utak natin. Palagay ko, hindi nyo pa alam ang iba dito. Number one bad habit, baka gawain ninyo ha, natutulog kayo nakatalokbong sa kumot o sa unan, diba? Alam ko, masarap magtalokbong, very warm, madilim. Kaya lang, babagsak yung oxygen mo. Okay? Kailangan natin ng oxygen para maganda para sa utak. Kung nagtakip ka, tataas ang carbon dioxide mo. Hindi po maganda sa utak. Pwede mabawasan ng brain cells natin. Okay? Maubusan kayo ng oxygen dyan. So, bad habit yan. Number two, bad habit, kulang sa tulog. Okay? Pag kulang sa tulog, nakakasira sa mga brain cells natin. Mahina memory natin, hindi tayo makaisip. Sa umaga, inaantok at nadidepress pag kulang sa tulog. Okay? May isang pag-aaral, lumiliit pa nga yung utak natin eh. Pag laging puyat. Yung hippocampus ang part na nasisira pag kulang sa tulog. Okay? Habang natutulog tayo, doon tayo nare-relax, doon naghihilom yung utak natin. Number three, hindi kumakain ng almusal. Okay? Pag kulang ka sa almusal, syempre, babagsak yung blood sugar mo, di ba? Kulang ka sa nutrients, inaantok ka. May isang Japanese study, 80,000 pinag-aral nila. 80,000 subjects inaral nila for 15 years. Pinili nila sino kumakain ng breakfast, sino hindi kumakain ng breakfast. Nakita nila, yung mga hindi kumakain ng almusal, mas nai-stroke, mas naha-high blood, bad habit kasi. At yung mga hindi kumakain ng breakfast, madalas bagsak sa school, mababa grado sa school, at lagi napapagalitan sa trabaho. Paano? Lagi inaantok eh. Mababa pa blood sugar. Okay? So yan ang bad habit. Hindi maganda sa utak. Number four, ito, maganda usapan to. Maraming kabataan gusto multitasking. O misan mga babae, mahilig sa multitasking sabay-sabay. May tinatawagan, may kinakausap, may ka-meeting dito sabay-sabay. Katulad nito, multitasking. Ayon sa pag-aaral, hindi ayaw ng utak natin ng multitasking. Kaya gawin pero may stress lang tayo. Negative effect din in the end sa marami mong trabaho, poor quality yung work. Yung utak natin hindi talaga ginawa na kaya mo sabay-sabay na maraming bagay. Mas hindi ka matututo, mahina understanding, hindi lang papasok yung inaaral mo. Let's say nag-aaral ka, tapos may ka-chat ka, tapos nakikinig ka pa ng music sabay-sabay, mahirapan. Okay? Tataas ang stress level mo pag multitasking. Palagay natin yung sabay-sabay, naka-online ka, ano, multitask online, sabay-sabay mga ano, lalong di mo lang naaalala yung ginagawa mo. Pinakamaganda, focus lang sa isang bagay para mas pumasok sa utak natin. So, multitasking, hindi rin maganda sa utak. Number five, pag may sakit na, yan na po, pag may sakit na, dapat pahinga na. Kasi kung may sakit na tao, mahirap na po yung katawan natin eh. Pag may sakit tayo, less alert, inaantok, bad mood na, mabagal na yung isip natin. Tapos kung pipilitin mo mag-trabaho, medyo parang 50% na lang ang capacity mo. So, poor learning, poor recall of information. Pag may sakit po, pagod na yung utak natin. Hirap na siya. Tapos, kailangan talaga relax, pahinga, para gumaling muna. Number six, ito ayaw ng utak natin, sobra daming sugar. Okay? Pag sobra daming sugar, syempre, hindi siya healthy na nutrient, di ba? So, maraming sugar, tataas. High risk for diabetes, high risk for siraipin, high risk for obesity, sakit sa puso. Tsaka kung puro high sugar kakainin nyo, mas hindi kayo makakakain ng healthy foods, eh, di ba? So, poor nutrition, poor brain growth and development. So, dapat healthy ang kinakain. Number seven, kulang sa tubig. Tubig talaga pinakamaganda. Utak natin, 70 to 80% water. Pag kompleto tayo sa tubig, sharp yung utak natin. Mas focus, mas malinaw, mas creative. Kailangan ng tubig ng buong katawan, lalo na ng utak,
para mapadala yung mga nutrients sa brain, maalis yung mga toxins, kailangan may fluid eh. Okay? Pag dehydrated ang isang tao, agad-agad hindi makaisip. Pag dehydrated, agad heat stroke, dehydration, hindi talaga makakaisip. Hindi na makaka-problem solving, mahina coordination, mahina na attention. So, kailangan maraming tubig. Okay? Pag sumasakit ng ulo, tubig lang kailangan natin. Ha? Hydrated. Simpleng-simple, pero nakakalimutan. Lalo na ng mga senior citizen. Kasi mga senior citizen, mas hindi na nauuhaw. Number 8, kailangan natin mag-exercise. Bad habit, lagi nakaupo. Pag nag-exercise tayo, gaganda yung heart rate natin, bibilis ang circulation, mas mamumula-mula tayo, gaganda circulation sa puso, sa kidney, at sa utak. Diba? Pag inaantok kayo, nakakalimutan nyo yung inaaral nyo, hindi kayo makaisip ng mga creative things, maglakad-lakad lang kayo. Diba? Kung hindi nyo maalala yung sagot sa exam, diba? Galaw-galawin yung paa, kailangan more circulation para gumana yung utak. Okay? At pag nag-exercise, less stress, more mobility, more stretching, maganda rin yan sa katawan natin. Nakakabata din yung exercise, nagre-release ng endorphins or happy hormone, di ba? Mas relax, mas makakaisip tayo. Exercise, pampalakas ng puso, baga, at utak. Number 9, bad habit. Siyempre, obvious naman, alak, di ba? Alak talaga, di ba? Pag nasobrahan ng alak, kahit konting alak, alam nyo naman mangyayari, malalasing. Bakit nalalasing? Kasi nga, hindi na kaya ng liver i-filter yung alcohol. Hindi na niya ma-metabolize, napabilis yung inom mo. Wala pang laman nanti yan. So, nalalasing. So, nasisira yung mga nerves natin. Sobrang alak ha, nakaka-destroy ng brain cells. So, pag dumadaan din yan sa utak natin, kaya hindi po maganda. Smoking, ganun din. Sakit sa baga, sakit sa puso. Pati smoking damages yung mga cellula at membranes sa utak natin. Especially yung balance, coordination, tsaka yung mga paggalaw. Nasisira ng smoking at alcohol. Okay, so early smoking, dementia, Alzheimer's, at may namamatay. Meron ding mga sakit, maraming sakit connected sa smoking, nasisira yung mga nerves. Eh. Tulad nitong sakit, multiple sclerosis, nasisira yung nerves. Okay, so yan po yung mga 9 bad habits na nakakasira utak. Pakita natin, Doc Lisa, focus natin konti. Ito ang bad, ito ang good, ha? May dagdag pa tayo, no? Puyat, laging nakahiga, bad yan. Overeating, bad. Puro sugar, tinuturo ko, bad. Skip breakfast, bad. So, kabaliktaran, dapat healthy. Hydrated, nagpapaaraw, nag-exercise, natutulog. Ito yung mga bad, okay? Bad, maalat. Sigarilyo, alak, okay? Hindi nagpapahinga, kulang sa isip. Dapat lagi ginagamit yung utak, ha? Laging stress, pollution, nagtatakip ng kumot sa ulo, malakas na music. Malakas na music, nahirapan din yung utak natin, na-stress. Ha? So ito dapat relax lang, practice yoga, meditation, taking care of your health, manage stress, and kompleto sa tulog. Okay? Pagkaing maganda sa utak, ayan po, sari-saring mani, huwag lang masyadong maala. Strawberry, blueberry, broccoli, cauliflower, napakaganda sa utak. Apple, ginger, watermelon, cabbage, at lettuce. Lahat po siya may tulong. Okay? And last tip, mag-ingat sa ulo natin. Huwag masusuntok. Okay? Mag-helmet. Kasi oras na mabagok ang ulo natin, napakadelikado. Sana po nakatulong tong video natin para alagaan ang ating utak. God bless.